So, welcome back sa ating channel, mga Kadiyo. Ano bang remedyo dito? Pwede bang, is it still possible na hindi nyo ituloy ang pag-transfer na ito? Or Secretary Recto ang makakasagot po dito? Isang tanong pa. Halimbawa na lang, may karamdaman ka sa puso. Ito pong insertion of implantable cardio defibrillator pulse generator. Ang inyong share ng PhilHealth, parang pacemaker po ito. Di ba yung may mga karamdaman sa puso? Currently, ang inyong share na binibigay 18,000, kailangan yata to about 500,000 para malagyan ng pacemaker. So, ibig sabihin, kailangan pa nila ng 482,000 para malagyan po ng pacemaker. Bakit hindi nyo, hindi naman i-cover nyo lahat, but hindi nyo po dagdagan para makatulong dun sa mga hindi maka-afford po? President Ledesma. If I may, Senator Go. Yes, sir. Now that you've mentioned it, we will look closely into it, into increasing that specific. Kung hindi ko na-mention, paano po? Like I said, Senator Go, there are a total of around 9,000 case packages which we are constantly reviewing and looking into on a daily basis. So that's why I keep on, Senator, with all due respect, that's why I keep on mentioning to everybody, including your honorable selves, no? If you have inputs, if you have comments, if you have suggestions, please let us know, because it's really a tough job po, no? It's really a hard job, and we are all trying our best, but we need the support and the ideas of the experts, no? And like I said, no, what we do kasi sa dami pong case packages, we focus on the top 10 most burdensome diseases. So, but of course, it's not like 10 lang out of the 9,000. Well, we that's where our principal focus is, but we are looking at all po. We are covering, we are trying to cover all po. President Ledesma, time is of the essence. Marami po mga pasyente naghihingal po. Pasyalan niyo po yung mga hospital. Dami talagang namamatay na walang pambayad. Uwi na lang po. Alam ng taong bayan niya, nakikinig po yun. Wawa talaga, gawin niyo po inyong trabaho. Gusto ko lang pong gawing halimbawa. Merong bill ang pasyente, 87,000. Ang gagawin po ng pasyente, sakaling nagkakomplikado yung kaso niya, sir, nag-opera, ang sasagutin po ng PhilHealth, 5,000-10,000. Kaya nga po, may malasakit center, pupunta yan doon sa DOH, hingi po ng tulong sa MAIP ng DOH. Bibigyan nila ng 20,000. Pupunta ng tinatry nilang i-cover. Bakit nyo iasa sa DOH? Eh, dyan naman ang pondo ng PhilHealth. PCSO, bibigyan ng 5,000. Kung may PCSO, kung wala namang PCSO, pupunta sa DSWD, bibigyan ng 3,000 nila. So, ang naipon niya, 10, 20, 33, may balance pa na 54,000. Ang gagawin yan, President Ledesma, mangungutang yan, isasangla yung karabaw, ibibenta yung refrigerator para lang po makalabas sa ospital. Yan po'y katotohanan at realidad po sa amin, sa mga probinsya. Ba't hindi nyo na lang po itaasan yung coverage ninyo, packages or benefits, na ma-cover nyo po yung buong bill instead na, imbis na ibalik nyo yung pondo, eh sa health nga po to, gamitin nyo muna sa health. Eh marami namang pwedeng walisin si Secretary Recto na pondo ng gobyerno. At mamaya pupuntahan natin si Secretary Pangandaman. After nawalis ni Secretary Recto yung pondo, saan ba ito gagamitin, dahil pera po ito ng para sa health natin. Ako po isang ayon sa ating mga doctors dito. Dapat ang health ay gamitin po, ang pondo ng health dapat gamitin po sa health din.
at gamitin sa mga mahirap nating kababayan. Sige, go ahead po. Your Honor, just a quick reply, no? Then maybe I can allow Honorable Sec Ralph to answer the other question. Your Honor, we hear you loud and clear. We agree with you. And rest assured, again, I'd like to reiterate and rest assured this Honorable Committee, we are aggressively enhancing all of our case packages, no? We are constantly looking at ways to increase and enhance our benefit packages. So, we hear you loud and clear, Senator Go, no? Tinitignan po namin lahat, and we will continuously be aggressive in increasing the case packages. Promise po yan from PhilHealth. Thank you very promise much. Promise yan, ha? Rin, sabi mo, sa dialysis session, nagdadagdag kayo. Nakita ko yung billboard mo, dagdag na dialysis session sa PhilHealth. Totoo ito? Totoo po. Oh, isa lang ito sa one of 9,000 na how about the 8,999? Po, we've just yes, anyway, just to add on the dialysis, we've implemented no co-payment for hemodialysis. We're tinitingnan po namin lahat po. Give us a little time lang po. I assure you po, we will get there po. Nag-aabang po ang mga pasyente. Promise yan po. Promise yan. Tatakbo ka bang? Hindi po. May billboard kasi. Trabaho lang po. Trabaho lang tayo sa PhilHealth. Yun lang po. Gawin niyo muna yung trabaho niyo. Promise po. Thank you po. Mr. Ledesma, very aggressive daw sila pag increase ng case packages. Am I right? Did I hear it right? Yes, sir. Yes, Your Honor. Wala kayong preventive care package. Meron lang kayo certain lab test. Dapat meron kayo yung preventive care. Ibig sabihin, executive checkup, dapat libre yan. Mas mura kasi kung nakatuon ng pansin ninyo yung preventive care. Nang sa gayon, hindi na magkakasakit yung tao. Bago magkasakit, nagagamot agad yung simptomas. Diba? Niresetahan agad ng mga doktor ng mga medisina. Hindi natin hintay na nagkasakit malala saka pupunta sa ospital at kapag nakita ng doktor na may sakit, kailangan i-confine, etc. Hanggang sa iyo na sinasabi kanina na ni chairman, ng ating committee chair na si Senator Bongo, lumalaki na yung mga bill, umiikot, umu-orbit kung saan sa ahensya para mabayar yung copay. Dapat para sa mga minimum wage earner, dapat zero copay. Yes, sir. Can I answer, Your Honor? Mr. Chair? Yeah. Thank you very much, Senator Tulfo, for the excellent question. No, we have this consulta program. No, this is a primary care program. And basically po, we believe in the saying, as what you just said, no, an ounce of prevention is better than pounds of cure. No, so this consulta program, we have free checkup po, 13 laboratory and 21 medicines po. No. And also, regarding this, it's just recently we increased the capitation rates. Dati kasi po, for public, it was 500 pesos, 750 po for private. We increased it now to 1,700 because of the, you know, yung inputs at comments na dumadating sa amin, no? Kaya in-increase po namin yan. But rest assured po, Honorable Senator Tulfo, no? And Honorable Chair Go, and other Honorable Senators of this committee, we are looking very closely po at primary care. Prevention. Very, very important po sa amin yan po. Rest assured po. Thank How about very... zero copay? Especially sa mga minimum wage earners, sa mga senior citizens. For government po, Senator Tulfo, no copay po. For government. No, even sa private dapat. Pag napunta sa isang private hospital, dahil siksika na sa government hospital, napipilitan itong mga maliit natin kababayan pupunta sa private hospital para magpagamot. Meron ako nababalitaan na gusto na magkaroon ng magpa-angioplasty dahil kailangan talaga gawin yon, malalaman-laman nila na malaki pa lang kanilang copay, umaatras na lang. Opo. Yung iba, umaasa lang sa gamot-gamot, sa mga herbal-herbal, and then wag ka later on na stroke, namamatay. Noted po, Senator Tulfo. Actually, titignan namin yan, pag-aaralan po namin yan, yung sa private, no? But yung sa hemodialysis po, no copay na po kami, no? But titignan po namin yung sinabi nyo, yung suggestion nyo po. We will look closely into that, na yung private po. So, dapat sa zero copay? Yes po. Yes po. Okay. Thank you po. So, ito lang po ang ating news update ngayon, mga ka-DO. And please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa video na ito. And please, pakisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. Maraming salamat po at magandang araw.